It's actually only 5 days of preparation, not 2 weeks. So, you know, it's always challenging. But we keep talking about the continuity of the program, and the preparation that we have is cumulative. In other words, we've prepared with the first window we had at the beginning of the year. We've also prepared with the OQT. That's been part of our preparation, understanding the system of both offense and defense. Hoy, mga Kai Soto fans, ready na ba kayo para sa isang makapigil hiningang laban? Ang Giles Pilipinas kasama ang ating pambato na si Kai Soto ay muling sasabak sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Matapos ang mga solidong laro ni Kai sa Japan B-League, handang-handa na siyang gulatin ang New Zealand. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit pwede nating asahan ang isang monster performance mula kay Kai, 20 points at 10 rebounds, at paano maka-back-to-back wins ang Gilas Pilipinas. And now we come in, we feel, you know, that the key that we want is to try to elevate our game every time we come into a new window. So simulan natin kay Kai Soto. Sa kabila ng kanyang mga injury setbacks tulad ng concussion at ankle tweak ngayong season sa Japan B-League, well, hindi maikakaila ang kanyang patuloy na pag-improve bilang isang basketball player. Sa kanyang kasalukuyang performance, nag-average si Kai ng 12.1 points, 10 rebounds, 1.8 assists, and 1.3 blocks per game. Ito ay indikasyon ng kanyang holistic na pag-develop mula sa scoring at rebounding hanggang sa playmaking at shot blocking. At isa sa mga kapansing-pansing pagbabago sa laro ni Kai ay ang kanyang pagiging mas agresibo sa ilalim ng basket. Dati, madalas siyang ma-outmuscle ng mga mas matatanda at mas malalakas na kalaban. Pero ngayon, nagpakita siya ng mas mataas na antes ng physicality. Hindi na siya takot makipagbanggaan sa loob. Ang kanyang 10 rebounds per game ay nagpapakita na kaya na niyang makipagtagisan sa mga elite rebounders. Nakikita rin ang improvement sa positioning at timing niya sa pagkuha ng offensive at defensive boards. Sa defensive end, hindi lang simpleng nagba-box out si Kai, aktibo siyang naghahanap ng bola, ginagamit ang kanyang taas at kanyang wingspan upang makontrol ang boards. At bukod sa rebounding, malaking tulong ang shot blocking skills ni Kai. Ang 1.3 blocks per game ay nagpapakita ng kanyang pagiging epektibong rim protector. Well, hindi lang ito tungkol sa raw talent, malinaw na nagkaroon siya ng mas malalim na pag-unawa sa defensive rotations at timing. Kapag ang isang manlalaro ay may ganitong depensa, nagiging anchor siya sa kanyang team. Ang presence ni Kai sa paint ay siyang nagbibigay ng kumpiyansa sa mga perimeter defenders ng Gilas dahil alam nilang may last line of defense ang magprotekta sa kanila sa ilalim. Sa mga laban kontra ng malalakas na team tulad ng New Zealand, magiging crucial ito para pigilan ang penetration ng kanilang guards at big men. Ang pinakamalaking pagbabago sa laro ni Kai ay ang kanyang versatility. We want to be better from the first window to the second, from the second to the third, and then the third going into next year. We want to continually elevate as we become more familiar with each other. We have more practice time with each other. We have more video work with each other. And we have more game experience with each other. So that's why the 15, the 14-man pool has stayed constant as much as possible. Well, dati, nakikita siyang primarily bilang isang defensive center na nakatutok sa shot blocking at rebounding. Pero ngayon, ibang usapan na. Kaya na ni Kai na umiscore mula sa iba't ibang bahagi ng court. At malaki ang naging improvement ni Kai sa post moves. Mas maayos na ang kanyang footwork, kaya mas madali siyang makakahanap ng tamang anggulo sa ilalim. Bukod pa dito, ginagamit niya ang kanyang taas at lakas para ibuli ang mas maliliit na kalaban. Isang aspeto ng kanyang laro na umangat ay ang kanyang mid-range shooting. Hindi na siya limitado sa loob, kaya na niyang tumira mula sa elbow at short corner na nagbibigay ng spacing sa opensa ng kanyang koponan. At dahil dito, nagiging unpredictable ang kanyang laro. Sa transition, lalo na sa fast breaks, kitang-kita ang athleticism ni Kai. Kaya niyang mag-sprint sa court, tumanggap ng pasa, at mag-finish ng malinis. Dahil sa kanyang taas at haba ng kanyang galaw, mahirap siyang bantayan sa open court. Well, hindi lang si Kai Soto ang rim protector ng Gilas, siya na rin ang magiging pangunahing scorer ng team sa loob. Ang kanyang offensive versatility
ang magbibigay sa gilas ng maraming options, lalo na laban sa mga physical na kupunan tulad ng New Zealand. Sa ilalim ng system ni Coach Tim Cone, mahalaga ang pagkakaroon ng multi-dimensional players. Si Kai ay hindi na lang nakadepende sa mga traditional big man plays. Siya na mismo ang nagiging focal point sa opensa, lalo na kung may mismatch sa kalaban. Sa mga pick and roll situations, kaya niyang mag-roll papunta sa basket at mag-pop out para sa mid-range jumper. Ang tagumpay ni Kai sa Japan B-League at sa international stage ay patunay na ang kanyang potensyal ay unti-unti nang natutupad. Tulad ng sinabi natin, si Kai ay hindi lang ang future ng Philippine basketball, kundi siya na rin ang present. At ngayon, pag-usapan natin ang tall blocks. Alam nating malakas ang New Zealand, lalo na sa kanilang physicality at perimeter shooting. Pero ngayon, may malaking pagbabago sa gilas. Under Coach Tim Cone, may bago tayong sistema at armas, sina Kai Soto at AJ Edo. Historically, nahirapan tayo sa kanila, pero ngayon, advantage na natin ang height at athleticism ni Kai at AJ. Nandyan pa ang mga veteran guards tulad ni Dwight Ramos at Scott Thompson. Sigurado may panlaban na tayo sa kanilang fast-paced offense. At ngayon, bakit natin inaasahan ang isang monster game mula kay Kai? Una, matchup-wise, lamang siya sa height at skill. Mas maliit ang frontline ng New Zealand, kaya tiyak na makakapunta si Kai sa post at offensive rebounds. Pangalawa, sa sistema ng gilas, bibigyan siya ng maraming touches. Sina Scottie Thompson, Calvin Aftana at Dwight Ramos ay mga magagaling mag-distribute ng bola. Alam nila kung paano hanapin si Kai sa tamang posisyon. At sa ganitong setup, hindi malabong makapagbigay si Kai ng double-double performance na 20 points at 10 rebounds. Huwag din natin kalimutan ang kanyang depensa. Malaki ang chance na makakita tayo ng 2 to 3 blocks mula sa kanya. Lalo na't crucial ang kanyang rim protection laban sa mabilis na guards ng New Zealand. Malaki ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na magka-back-to-back win sa darating na qualifiers. Una na rito ang laban kontra New Zealand at susundan ng Hong Kong. Ang mga larong ito ay magiging crucial para makuha ang top spot sa Group A. At sa tulong ni Justin Brownlee, Ange Kwame at iba pang key players, sobrang sulit ang rotation ni Coach Tim Cone. Pero ang inaasahan talaga ng lahat, ang breakout game ni Kai. Sa bawat laro, binibigyan niya tayo ng pag-asa na kaya ng Pilipinas makipagsabayan sa pinakamalakas na team ng Asia.